greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values, maka-Diyos, maka-tao, maka-kalikasan, at maka-bansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulay.
a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulai is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating mga magulang na ngayong araw ay gumagabay sa kanilang anak para sa bagong aralin na panigurado kong madadagdag naman sa kaalaman ng ating mga bata. Magandang umaga rin sa ating mga learners ngayon. Kumusta kayo ngayon ngayong araw na ito? Handa na ba kayo sa bagong kaalaman na aming babahagi sa inyo? Okay, ngayong araw ay araw ng Martes. Ang oras natin ngayon ay 9 hanggang 9:30 ng umaga. Kami pong dalawa ni Tutor Beth ang magbabahagi ng bagong kaalaman para sa inyo. Ako nga pala si Teacher Agnes from Las Piñas Elementary School at yung magiging interpreter natin o yung magsasign para sa mga bata nating deaf ngayong araw ay si Tutor Beth. Siya naman po ay galing sa Batino Elementary School sa bandang Quezon City. Okay, handa na ba? Okay, ang lesson po natin ngayon ay nagmula sa aralin ng unang baitang o grade 1 na nasa subject na araling panlipunan. Okay, ito ay makikita natin sa K-12 curriculum na ginagamit nila. So, ito ay makikita rin natin sa quarter 1, week 5, na may paksang pagpapatuloy at pagbabago sa buhay ng isang bata. Ano kaya ang nakapaloob dito sa aralin na to? Okay, excited na ba kayong malaman kung ano yung mga kaalaman na malalaman natin diyan sa paksa na tatalakayin natin ngayong araw? Okay, kung handa na kayo, halina at simulan na natin ang pag-aaral. Okay, pero bago tayo magsimula, sasabihin ko muna sa inyo. Ang quarter 1, week 5, may nakapaloob dyan. Ano ba yung mga layunin na nakapaloob dyan? So, eto po. Pagkatapos po ng araling ito, inaasahan na kayong mga learners ay naihahambing nyo yung sarili nyong kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamag-aral bilang miyembro ng pamilya. Na, gaya ng kapatid, magulang. Ibig sabihin ng magulang, noong sila ay nasa parehong edad nyo ngayon. Pwede ring sa pinsan, at iba pa o mga kapitbahay. Okay, na ha? Bago tayo magsimula sa ating aralin, meron akong inihandang isang pagsusulit o maiksing pagsasanay. Okay, titignan natin kung naiintindihan ninyo, ha? Okay, sabi dito, di ba may nakikita kayong larawan? Isang pamilya ang makikita nyo sa larawan. Sabi dito, piliin nyo yung angkop na salita para mabuo natin yung bawat pangungusap na nagpapakilala sa inyong pamilya. So, ibig sabihin, sa pamilya nyo, ilalagay nyo yung angkop na salita na nagdi-describe sa inyong pamilya.
Okay, handa na ba kayo? Okay, sige. Sabi dito, ito ang aking pamilya. Oh, pamilya. Oh, tama. Ang aking pamilya ay ano kaya? Oh, pipili tayo doon sa pipiliin niyo doon sa dalawang salita na nakakulong yung tamang salitang angkop sa inyong pamilya. I-comment down niyo diyan sa chat box kung ano yung tamang salita na angkop sa pamilya ninyo. Oh, ulitin ko ulit ha. Ang aking pamilya ay blank. Ano kaya yun? Malaki ba o maliit? Sige nga, tingnan ko nga. I-comment down below nyo nga sa chat box kung alam nyo. Kung alam nyo, i-describe ang inyong pamilya. Okay, tama. Si Ma'am Gretchen, nag-comment na. Sabi niya, ang pamilya daw nila ay malaki. Tama. So, hindi naman tayo pare-pareho ng laki ng pamilya. May pamilyang maliit, may pamilyang malaki. O, sige, tingnan ko. Gusto kong malaman, bukod sa kay Ma'am Gretchen, sige nga, i-comment nyo, ano yung masasabi nyo sa inyong pamilya? Sabi ni Ma'am Gretchen ulit, malaki daw yung pamilya niya. Okay, habang naghihintay po tayo ng mga ibang comment, shout out po sa aming butihing principal, si Dr. Rizalina Milievo, at sa aming butihing SPED supervisor, si Dr. Sheila Soriano. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, ma'am. Okay, another one. May sumagot naman, si Judah. Sabi ni Judah, maliit daw ang kanilang pamilya. And si Jennifer, malaki ang kanilang pamilya. So bilang bata, meron tayong iba't ibang sizes o iba't ibang laki ng pamilya. Hindi tayo pare-pareho. So ang sagot dyan ay depende sa inyo. Naintindihan po? Okay, pumunta tayo sa pangalawa. Okay, sabi naman dito, natatangi daw ang aking pamilya dahil blank. Ano kaya? O, pipili tayo dun sa dalawang salita ulit na nakakulong. It's either inaaway or nirerespeto namin ang isa't isa. Okay, ano kaya yung angkop na salita para i-describe ang inyong pamilya? Gamit ang salitang inaaway ba or nirerespeto? Comment down yung sagot nyo para makita namin. Okay, sabi rin ni Ana Mi Cortez, malaki rin daw ang kanyang pamilya. So ano kaya ang tama angkop? Tama or angkop na salita na dapat gamitin dito sa pangungusap natin? Natatangi ang aking pamilya dahil inaaway ba nila yung isa't isa or nirerespeto nila yung mga miyembro ng pamilya nila? Okay, sumagot na po si Jennifer. Sabi ni Jennifer, nirerespeto namin ang isa't isa. Okay, meron pa ba? Sige lang, comment down naman yung sagot ninyo. Okay, sabi din ni Joanne Tagle, nirerespeto. Tama rin po. Alang nga namang inaaway, di ba? Dapat bilang mga bahagi ng pamilya ninyo, bilang membro, meron kayong respeto sa isa't isa. So, yung huli nating sentence o pangusap, kaya mahal ko ang aking pamilya. O, bubuuhin ni teacher ha. Sabi, ang aking pamilya ay malaki or maliit. Natatangi ang aking pamilya dahil nirerespeto namin ang isa't isa. Okay, so pumunta na tayo sa susunod na lesson natin. O, pero bago yan, meron muna akong ibabahagi sa inyo. Sabi dito, ang bawat bata ay may sariling kwento o karanasan sa buhay na dapat na ibinabahagi sa kanyang kamag-aral at kapamilya upang maging kapakipakinabang sa kanyang paglaki. So dapat yung mga kwento ng buhay na nararanasan nyo, kinukwento nyo rin sa iba, di ba? Parang magiging memory nyo na yan, paglaki ninyo. Okay, next. Oh,
bago ulit tayo magsimula sa bago na sa aralin natin, meron pa akong dalawa o tatlo yatang kasanayan na inihanda para sa inyo. Ang unang kasanayan, balikan. Ibig sabihin, magre-review muna tayo. So, meron tayong nakikitang apat na larawan dito. Ang grocery, taniman or bukirin, paaralan, at simbahan. Ang gagawin ninyo, pipiliin nyo alin sa mga sumusunod. Alin sa mga sumusunod na larawan ang pinupuntahan ninyo ng inyong buong pamilya. Tignan ko nga, yung always ha, lagi kayo, buong pamilya, nagpupunta kayo doon. Sige nga, i-comment nyo nga yung sagot nyo. Okay, sabi ni Justin, Justin Adrian, grocery daw. Lagi daw silang buong pamilya ay napunta sa grocery. Kasi yan ang lagi, di ba? Lalo na kung susweldo si Papa, si Mama, grocery ang unang pinupuntahan ng buong pamilya, di ba? O sabi naman ni Nelly Iligan, tama rin sa simbahan. Depende rin po kasi sa buong pamilya yan kung saan yung lugar na madalas yung puntahan. Sa simbahan din ang sagot ni Jennifer Dison. O pareho, mostly ang mga sagot nila ay simbahan. Sabi ni Dave Gian, simbahan. Si Anna May, simbahan din. So, bilang bata, meron kayong mga karanasan sa buhay o kwento sa buhay na iba-iba, di ba? Iba-iba yung nararanasan nyo. May bata na lagi nasa grocery, kasama buong pamilya. Meron namang bata na kasama ang buong pamilya, sa simbahan naman sila napunta. So, iba-iba. Depende yan sa inyong pamilya, di ba? Mamaya malalaman natin kung may connection ba yan sa bago nating aralin, ha? Okay, next. O, yung pangalawa nating kasanayan. O, meron din naman akong papakitang tatlong larawan dito. Yung larawan sa A, binubuo sila ng lima. Dalawang nanay at tatay, tatlong anak. Sa letter B, binubuo sila anim na membro. Kasama si Lolo at si Lola. Okay, ang letter C naman, binubuo lang sila ng tatlo. Nag-iisa lang siyang anak. So, ang gagawin natin, pipiliin nyo rin, alin ba sa mga sumusunod na larawan, ang nagpapakita ng pamilya na katulad ng pamilyang meron kang ngayon. Sige nga, sino ba sa inyo ang lima lang kayo sa bahay? Sino ba sa inyo yung kasama sa bahay yung lolo at lola? Sino sa inyo na tatlo lang kayo? Sige nga, paki-comment nga po. Meron ba? Sipin nyo maigi. Okay, sabi po ni Nelly Iligan, letter C. So, sabi niya, tatlo lang daw sila. Tatlo lang daw sila sa pamilya. So, kasama niya sa bahay, yung nanay niya, yung tatay niya, at siguro siya lang mag-isa. Wala siyang kapatid. Sabi ni Jennifer Dison, letter A po. Yan. Sabi ni Judah, letter A. Si Gretchen, letter A. Si Dave, letter B. So, iba-iba rin po, di ba? Iba-iba rin po ang mga, katangian ng isang pamilyang meron yung isang bata. So, ang tanong ko, may connection kaya itong pinapakita kong larawan sa aralin natin ngayon? Oo, meron. Kasi dito, bilang bata, meron tayong mga nararanasan sa buhay na pwede rin nating ihalin tulad sa mga naranasan ng ating magulang noong sila ay maliit pa. Halimbawa, yung pagpunta sa grocery, di ba kanina? Pagpunta sa grocery. So, yung mga bata, sabi nila, nagpupunta sila sa grocery. Siguro, nung maliit pa yung nanay at tatay nila, kapatid nila, ginagawa rin nila yan noon. So, ibig sabihin, lahat ng nararanasan nyo ngayon sa buhay nyo,
ay nararanasan din noong panahon na maliit pa si nanay, si tatay, si kuya, si ate, o pati yung mga kamag-aral nyo, di ba? So, naihahambing natin yung nararanasan natin ngayon sa nararanasan ng ating mga magulang noong sila ay bata pa. Naintindihan ba? Okay, sige. Pumunta na tayo sa ating aralin. Okay, pero basahin muna natin ulit. Okay, tatandaan nyo ha. Sabi dito, ang batang tulad mo ay may iba't ibang karanasan at kwento sa buhay. Tama naman yan. Maging ang mga membro ng pamilya, kaibigan, at kapitbahay ay magkakaiba rin ang karanasan. Tama, meron tayong iba't ibang karanasan o kwento sa buhay. Ngayong ikaw ay nasa unang baitang o grade 1. Siyempre, grade 1 ka na, marami ka ng bagay na nagagawa. Katulad ng pagtulong sa mga magulang sa mga gawaing bahay. Nakakapamasyal ka na sa iba't ibang lugar. Naaasikaso mo na ang sarili mo na wala nang kailangang patnubay ng iyong magulang. Okay, naintindihan ba? So, ngayong araw, meron tayong isang kwentong babasahin. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki. Okay, ang pangalan niya ay si Alvin. Siya si Alvin. Kita niyo si Alvin? O sabi, si Alvin daw ay 6 na taong gulang. So, ibig sabihin, nasa grade 1 siya, 6 years old na siya. Pero sa batang edad niya, ay marami na siyang kayang gawin. O, marami siyang kayang dahil maliit pa lamang sila ng kanyang kuya, ng kanyang ate, ay naturuan na silang maging masipag at masunurin sa magulang. Okay, so si Alvin yan. So ibig sabihin, 6 na taon pa lang si Alvin, marami na pala siyang kayang gawin na mag-isa lang. Yan. Ito, nakikita nyo ba yung mga larawan? Yan yung mga halimbawa na kaya nang gawin ni Alvin na wala nang patnubay ng kanyang nanay at tatay. O, unahin natin yung unang larawan. O, pinapakita dito si Alvin, nag-aayos na siyang mag-isa ng kanyang kama. Yung pinaghigaan niya, inaayos niya na ng maayos bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Okay, yung pangalawa naman, marunong na rin siyang tumulong sa nanay niya sa paghahanda ng mesa para sa kanilang hapagkainan. So, tumutulong siya sa nanay. Habang nagluluto si nanay, inahanda niya na yung mga gamit na gagamitin nila sa pagkain sa agahan. Pangatlong larawan, pinapakita naman na si Alvin ay kaya ng maligong mag-isa. Hindi niya na kailangan yung nanay niya para hilud-hiludin siya dahil marunong na siya. Okay, next, yung huling larawan naman, ano kaya yan? Kumakain na si Alvin mag-isa. Kung dati noon, sinusubuan pa siya ng kanyang nanay, ngayong 6 na taong gulang na siya ay hindi na dahil pinapakita niya sa nanay at tatay niya na kaya niya nang kumain mag-isa. Intindihan? Yan yung mga halimbawa na kayang gawin ni Alvin. Siguro hindi lang si Alvin, pati kayo siguro, kaya nyo na rin gawin yan. Tama ba? Okay, next. O, yan. I-continue natin. So, ang nararanasan daw ni Alvin na gano'n, ay katulad ng naranasan din ng kanyang tatay noong siya ay nasa parehong edad lang ni Alvin sa ngayon. So, ibig sabihin po, nung maliit pa pala yung tatay ni Alvin, nagagawa na rin niya yung mga nagagawa ni Alvin sa ngayon. So, yung tatay daw niya noon, sa murang edad din, marunong na rin magligpit ng kama, marunong na rin kumain mag-isa, marunong na rin tumulong sa nanay, at marunong na rin maligo mag-isa. So, kaya sa pinapakita ni Alvin at ng kanyang mga kapatid,
masayang-masaya ang magulang ni Alvin sa kanilang magkakapatid. So pinapakita lang po dito na kung ano yung nararanasan mo ngayon, ibig sabihin, pwede natin maaring maihalin tulad din natin sa naranasan ng magulang nyo nung sila ay maliit. Pwedeng yung maliit si mga kapatid mo, nagagawa rin nila yung nagagawa mo ngayon. Intindihan po? Okay. O, sige nga, tignan ko nga kung meron kayong natandaan sa ibinahaging kwento tungkol sa buhay ni Alvin. Meron akong inihandang mga tanong dito. Sige nga, i-comment down nyo yung mga sagot nyo, ha? Okay, number one, sino yung bata sa kwento? O, madali lang yan. Tignan ko nga kung natandaan, sino ang bata sa kwento? I-comment down nyo nga yung sagot nyo. Meron bang nakatanda nung pangalan ng batang lalaki na ibinahagi nating kwento sa inyo? Okay, sabi ni Nelly Ilagan, Alvin po. Tama, natandaan ni Nelly yung pangalan ng bata. Siya si Alvin. O si Joanne, si Jennifer, pare-pareho yung sagot nila. Alvin po. Very good, magaling. Okay, pumunta tayo sa ikalawang katanungan. Sa tingin nyo, ayon sa kwento ni Alvin, ilang taon na daw siya? O, tingnan ko nga, ilang taon na daw si Alvin? Diba, madadali lang yung question? Okay nga, sige nga, i-comment nyo nga, ilang taon na si Alvin, ha? Hindi yung nanay niya, si Alvin, yung batang nagbahagi ng kanyang buhay. Okay, sabi ni Jennifer, 6 na taon. Sabi ni Joanne, 6 na taon. Okay, tama lahat. Sabi ni Nelly, 6 na taon. Sabi ni Dave, 6 na taon. Magaling, natatandaan ninyo. Okay, pumunta tayo sa ikatlo. Ano ang mga kaya niyang gawin? Ano yung mga sinabi niyang kaya na niyang gawin na walang patnubay ng kanyang magulang? Sige nga, natandaan niyo ba kahit isa lang? O anong kayang gawin nila? Kaya na ni Alvin mag-ano? Comment nyo nga sa chat box natin. May natandaan ba kayo na kayang gawin na ni Alvin mag-isa? Okay, o pibigay ko halimbawa. O kaya na daw ni Alvin mag-ayos ng sarili niyang kama. Tama, di ba? Okay, sabi ni Dave, kaya niya nang magligpit ng kanyang higaan. Tama rin po. Okay, sabi naman ni Jennifer, kaya rin magligpit ng higaan. Okay, tama. Ano pa, bukod sa magligpit ng higaan? Okay, sabi ni Judah, kaya niya nang kumain mag-isa. Sabi naman ni Joanne, kaya niya nang maligo, kaya niya na rin kumain. At sabi ni Lorisa, kaya niya nang mag-ayos ng higaan. Okay, pare-pareho pong tama ang inyong kasagutan. Okay, number four, sa palagay ninyo, sa tingin ninyo, masaya ba yung mga magulang ni Alvin sa kanilang ipinapakitang mabuting katangian? Tama ba o mali? Sige nga, sabihin nyo nga. Tama ba o mali? Maganda ba kung kayo ba yung bata na katulad ni Alvin, sa tingin nyo matutuwa yung magulang nyo sa ginagawa ninyo? Tama o mali? Oo o hindi? Okay. Yan. Yan ang mga sagot natin. Okay, pumunta na tayo sa susunod. Yan. Ngayon naman, titignan ko kung meron talaga kayong natandaan sa ibinahagi kong kaalaman sa inyo. Okay, ang gagawin dito, ilalagay nyo lang, comment down nyo yung sagot nyo, yung masayang mukha kung ang larawan na nakikita nyo ay nagpapakita ng ginagawa mo ngayon at ginagawa rin ng mga magulang at kapatid mo nung sila ay nasa pareho mong edad ngayon. So, ibig sabihin, kung noon ginagawa ng nanay at tatay nyo, ikaw din ginagawa mo, ilalagay nyo masayang mukha. Pero kung hindi naman, ilalagay nyo dyan malungkot na mukha. Okay? Okay, number one. O, pinapakita sa larawan number one natin, naglalaba ang nanay.
Okay, ginagawa niyo ba ngayon yan? Na ginagawa rin ni nanay yan noon nung maliit siya? Okay, masaya. Pero alam nyo, sa tingin ko, depende rin po sa bata, di ba? Depende rin sa inyo. Kasi may mga bata na yung pinapakita ng larawan, kaya niyang gawin. Pero may mga bata naman, siguro dahil sa murang edad niya, hindi pa rin nila kayang gawin. Kailangan pa rin ng patnubay ng magulang. Diba? So, Ma'am Gretchen, tama po. Si Ma'am Nelly, masayang muka. Okay po, number two po. Number two, nakikipaglaro sa parke. O naranasan, di ba ginagawa niyo mga bata yan? Sa tingin niyo ba ginagawa rin yan ng mga magulang niyo nung sila ay nasa parehong edad niyo? O sabi ni Jennifer, masaya. Tama, masaya, nakikipaglaro. Ibig sabihin, naranasan din ng nanay ni Jennifer yung nararanasan ni Jennifer na makipaglaro sa ibang bata sa parke. Okay, next. Number three na tayo. May comment pa ba? O, nakikita niyo sa number three, pinapakita, batang nag-iigib ng tubig. O, kung ginagawa niyo yan, ginagawa rin kaya ng nanay niyo yan nung maliit o kaya ni tatay? Sabi ni Emmanuel, masayang mukha. Tama rin po, di ba? Pero depende po rin yan sa inyong mga naranasan, di ba? At naranasan din ng inyong magulang kapatid. Okay, si Emmanuel, tama. Si Aaron, tama po. Si Justin. Okay, next, number four. O, ayan po ang sagot natin, masaya. At masaya. Tama, ang gagaling naman. Si Ma'am Gretchen, masaya. Okay, number four. Yan. O, pinapakita sa number four. Naglilinis ng sahig. O, di ba? Ginagawa, kaya natin gawin yan. Sa tingin nyo, kayang gawin din ng nanay. Ginagawa rin ba ng nanay yan noong sila ay nasa pareho nyong edad? Sige nga. O, si Veron de Guzman, sabi... Hindi ko siya makita. Sorry. Okay, masaya ba yan o malungkot? Okay, sabi ni Larissa, masaya. So, ginagawa rin daw ng nanay niya nung maliit pa sila, yung paglilinis ng sahig na ngayon ay kaya na rin gawin ni Larissa. Si Gretchen, masaya. Si Emmanuel, masaya. Okay, very good po. Lahat ng sagot nila ay masaya. Tama. Okay, next. Number five. Ay, okay yan. Nakikipag-away. Sorry, nalagay ko na isa. Nakikipag-away. So, ito rin po. Depende rin po. Depende rin po yan sa mga nararanasan sa buhay ng isang bata. Pwedeng naranas. Pero, di ba, sabi natin, ang lahat ng bata dumadaan dyan. Nakikipag-away din sila. Pero hindi natin alam kung nararanasan din ng mga magulang nila ang makikipag-away. Ito pa? So, yan po. Ha? Okay na po? Okay, basahin natin. O, ating tatandaan lagi na ang bawat, o lalagay natin sa isip natin, ha? Na ang bawat karanasan kasama ng inyong pamilya ay tumutulong para hubugin, i-improve, i-develop ang iyong pagkatao na makatutulong sa iyong kinabukasan. So parang magiging memory sa inyo yan. So parang magiging lesson nyo kung ano yung naranasan nyo noon, magiging lesson nyo at magiging gabay nyo para ma-improve ang inyong pagkatao. So meron po ba kayong naintindihan sa bago nating aralin? Okay, kung wala na, dyan na po nagtatapos ang ating aralin para sa grade 1, asignaturang AP, quarter 1, week 5. Sa naway meron kayong bago o nadagdagan na naman ang inyong kaalaman para sa araw na ito. Muli, ako po si Teacher Agnes at ang kasama nating nagsasign para sa inyo, siya po si Teacher Beth. Nagsasabi na sana sa susunod na linggo ay nandito pa rin po kayo at sumusubaybay sa aming session tuwing Martes sa ganap na
alas 9, 9 o'clock hanggang 9:30 ng umaga. Tuwing Martes po yan. Okay, para sa susunod nating session, okay mga bata, mag-stay muna kayo dyan kung saan man kayo, nakaupo, saan man kayo, nakapwesto ngayon dahil mas may mas maganda pa. May magbabahagi pa rin ng bagong kaalaman sa inyo. Sila po, si Tutor Dem at Tutor Dalin. Ibabahagi po nila ang kaalaman o aralin tungkol sa communication disorder early intervention. Okay, inuulit ko po. Sana po lagi niyong sumaybayan ang aming mga session dito sa SPED Itulay. Ang ora, tuwing Martes po at tuwing Webes sa ganap na alas 9 hanggang 11:30 ng umaga. Inuulit ko, marami pong salamat sa pagsubaybay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Martes. Salamat! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!